Magandang araw mga kayanita! Muli po nating balikan ang part 7 ng ating kwento na pinamagatang Today is the beginning of tomorrow. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Daniel, natatakot ako. Alam kong wala nang mabuting mangyayari sa akin pagdating ng bukas. Ngayon ang simula ng bukas, Ella. Sandali lamang ang magiging pagitan. Manalig ka sa pangako ko, wika ni Daniel. Kinuha ni Ella ang isang kamay ni Daniel at idinampi iyon sa kanyang pisngi. Maghihintay ako, Daniel. Salamat sa pagbibigay mo ng lakas sa nanghihina kong puso. Umalik si Daniel sa kanyang noo. Inaplos ang kanyang mahabang buhok. Pahawi sa nagginingning niyang mukha. Kailangan ko nang umalis, Ella. Tandaan mo, manalig ka sa pangako ko. Bumitiw ang kamay ni Daniel na may pagbabantulot. Tumunog muli ang mapait na pag-iyak ni Ella. Daniel! Daniel! Sandali muna! Huwag kang umalis, Daniel! Dahan-dahan ang bagsak ng mga hakbang paatras. Ayaw din ni Daniel nang ganitong matamis ngunit mapait na paghihiwalay. Nang tumalikod na siya sa may pinto at mabilis na tumakbo palayo, ang malamig at masuyong simoy ng hangin ay sumunod na rin kay Daniel. Daniel, huwag muna! Sapo ng palad ang luhaang mukha. Hindi maitanggi ni Ella ang pangamba. Angkin man niya ang pangako ni Daniel, aanhin niya ang mga iyon kung walang katiyakan ang pagbabalik nito. Sa mabilis nitong pag-alis, nagdilim muli ang daigdig para kay Ella. Nasa headline ng isang pahayagan ang naganap na panibagong engkwentro sa pagitan ng mga militar at mga rebelde sa bayan ng Isulan, Sultan Kudarat. Maraming sundalo ang namatay, ganun din sa mga rebelde. Ang mga nasawi ay tinala sa mahabang listahan, kasama si Commander Daniel. Nilamukos ni Ella ang hawak na dyaryo habang patuloy na lumalabo ang mga mata sa pagluha. Ang hikbi ng pasakit ang dumurog sa kanyang puso. Hindi! Hindi totoo ito! Umiling siya ng umiling. Ayaw tanggapin ang katotohanang pilit pinapatanggap ng kapalaran. Ate Ella, tahan na! Tama na yan! Niyakap ni Thea ang kanyang ate. Kadarating pa lamang nito mula sa Mindanao. Kasalukuyang gumagaling ang sugat sa balikat at matindi pa ang daladalang trauma sa karanasan. Pero heto, at may kasunod na namang trahedya ang naganap. Halos hindi makahinga si Ella sa paninikip ng kanyang dibdib. Tahan na, alam ko masakit, pero kailangan mong tanggapin, ate. Thea, napakabuti niya sa lahat sa kanila. Siya lang ang nagtanggol sa akin. Si Daniel ang sumagip sa buhay ko. Lalo pang naging mapait ang pagluha. Umigpit ang yakap sa kapatid. Hanggang sa mabitawan ng mga kamay ni Ella ang nalamukos na pahayagan. Nilipad ito ng malakas na simoy ng hangin palayo kay Ella. Masaklap sa riwain ang magagandang alaala. Ang pagpapasalamat ay laging nasa tamang panahon. Laging naaalaala kung kailan huli na at kung ganitong wala na ang taong dapat pasalamatan at mahalin. Ang mga una ay isang pahiwatig na lamang ng pagsisisi. I love him, Thea. Alam ng Diyos kung gaano ko siya minahal sa maikling panahon. Bakit kailangang mawala pa siya? Ate, hindi na rin naawat ni Thea ang kanyang sarili. How she wish na siya na lamang sana ang nakakilala kay Daniel
ang lalaking kapantay niya ng paniniwala at prinsipyo sa buhay. Nagambala sila ng katok sa pinto, ang kanilang mami. Dumating daw si Ryan at gustong makita si Ella. Sabik na sabik daw na makita si Ella. Mami, sabihin mong nagpapahinga pa si ate. Hindi pa siya pwedeng makausap. Sinabi ko na Thea, ikaw na lang ang magpaliwanag. Nadinig ni Ella ang usapan nila. Pilit niyang kinalma ang sarili. Lumapit siya sa kapatid at ina. Kinumpirma ang sinabi ni Thea. Mami, please. Mugto pa ang mga mata ni Ella na makiusap. Ngunit huli na ang lahat. Nasa likuran na ng mami nila si Ryan. Ella? Ella, thank God, you're safe. Sumagasa pa si Ryan sa matandang babae. Niyapos ng mahigpit ang nawalang katipan. Galit ang mami ni Ella, pero nakaya pa nitong magtimpi. Galit at tumalikod, pabalik sa sala. Si Thea ay umawat. Wala siyang pakialam kay Ryan. Ang inaalala niya ay ang pakiramdam ng kawaawa niyang ate Ella. Ryan, sandali. Wala rin pakialam si Ryan sa awat niya. Para siyang nasa cloud 9 sa tuwa. I missed you, Ella. Nakahanda ako magpaliwanag. I love you. I love you, Ella. Ryan, bumulalas muli ng iyak si Ella. Hindi siya makakilos. Paano niya sasabihin kay Ryan na ang luha niya ay hindi para dito, kundi para kay Daniel? Niyakap siya ulit ni Ryan. I know how you feel. Talagang nakakatakot ang naging experience mo. But from now on, nandito na ako sa tabi mo, Ella. Hinding-hindi na kita iiwan. Tumalikod na rin ang alis si Thea. Baka hindi pa niya makontrol ang bibig niya at maisigaw pa kay Ryan ang tungkol kay Daniel. May usapan sila ni Ella. Isesekreto nila ang anumang tungkol kay Daniel. Masigabong palakpakan ang bumati kay Ella Domingo nang umakyat siya ng entablado para tanggapin ang kanyang gantimpala. Nagkaroon ng special program ang mga opisyal sa kampo para bigyang parangal mga medical volunteers na nagtungo sa Mindanao. Naroon ang pamilya ni Ella, maliban kay Thea, pati na ang Uncle Jerry niya na nakaupo sa wheelchair at nagpapagaling. Congratulations, Miss Domingo! Kinamayan si Ella ng isang opisyal. Iginawad sa kanya ang isang medalya. Kumislap ang mga kamera. Matamlay ang ngiti sa mga labi ni Ella. Kinamayan pa siya ng ibang mga opisyal. Natamo niya ang mataas na ranggo bilang first lieutenant. Ngayon, ay tapos na siya sa kursong medisina. At kung gusto niyang pumasok sa military service, automatically, ay magiging isa na siyang ganap na opisyal. Ella, congratulations! Tumatawa pa si Ruther nang sulubungin ng yakap at halik sa pisngi si Ella pagbaba ng entablado. Baldado din ito sa wheelchair. It was a hell of an experience. Dapat nga, general ang ranggo natin. Well, I wish you luck, Ella, and hope for the best. Thank you, Ruther. Magpagaling ka, ha? Habilin ni Ella sa nakasamang doktor sa bundok. Proud na proud naman ang mami ni Ella. Siyempre, mas lalong proud ang Uncle Jerry niya. Pagkatapos ng mga pagbati ng mga kamag-anak at kaibigan, huling-huling bumati kay Ella si Ryan. Pidala itong kamera. Ito ang official photographer ni Ella. Si Ryan, ang pinakamasayang tao sa balat ng lupa ng mga oras na yon. Congratulations, babe. Thanks, Ryan. Matamlay na pinayagan ni Ella ang halik ni Ryan sa kanyang pisngi. Hindi nag-aksaya ng oras si Ryan na ipaliwanag ang tungkol sa kanila ni Sheila nung dumalo ulit kay Ella at nag-swear pa tungkol sa relasyon nilang magpinsan at di mag-boyfriend gaya ng inakala ni Ella. Ella, what's wrong? Hindi ka ba masaya sa natanggap mong award? Panayad lamang ang pagmamaneho ni Ryan habang ini-engage sa isang conversation ng girlfriend. Masaya. Masaya ako, Ryan. Pilit pinapanat ni Ella ang ngiti sa kanyang mga labi.
Tumingin siya sa labas ng bintana ng kotse. Kinuha ni Ryan ang kamay niya. Hinawakan ito ng mahigpit. Napabaling ng tingin si Ella kay Ryan. Ngumiti ng maigi ang lalaki. "I'm very proud of you, Ella. Ang dami-dami mong na-accomplish ngayong graduate na tayo. I love you." Dinumog ng alok si Ella sa iba't ibang ospital bilang administrator dahil bukod sa exemplary service na nagawa niya. Graduate pa siyang cum laude on top of her class. "Ella, gusto kong madinig muli sa mga labi mo na pinapatawad mo na ako sa mga nagawa ko sa iyo in the past. Ryan, you know better than that. At saka, wala kang kasalanan nitong huli. Ako ang may maling akala. Let's forget everything that was not good between us." "Tama. Kung okay lang sa'yo, may itatanong pa sana ako sa'yo, Ella." "Ano yun, Ryan?" "Ever since you came home, hindi pa tayo nag-uusap ng masinsinan. May pinaproblema ka pa ba?" Wala, Ryan. Huwag kang masyadong nagwa-worry sa'kin. I'm okay." Sabay tingin ng mabilis sa tanawin sa labas ng bintana. Ang lungkot ng mapakagat labi siya. "Ella, Ryan, ano yon? You sound so insecure. Hindi ko akalaing nagkaganyan ka na mula nang mawala ako. Higit pa sa nai-insecure, Ella. Alam mo ba, nang mawala ka, para na rin akong namatay. Hindi ko nga maintindihan kung paano ako nakapasa sa mga exams. Ni hindi nga ako nag-aaral. Ikaw lang ang inaalaala ko. Ikaw ang pinagdarasal ko araw at gabi." Napatigil ang mga mata ni Ella sa malungkot na mukha ni Ryan. "Sabi ko noon, kapag nawala ka sa akin, mas mabuti pang mawala na rin ako. Mahal na mahal kita, Ella. Na-realize ko kung gaano kita nasaktan sa mga ginawa kong pagluloko at ang ako sa sarili ko na hindi na mauulit iyon. Kahit ipagtanong mo pa, kahit kanino, I never fooled around while you were gone." Nagulat sila sa malaki nitong ipinagbago. "Ella, naniniwala naman ako sa iyo, Ryan. Hindi naman nawala sa isip ko na balang araw magbabago ka rin. Remember, ilang beses ko rin ipinagdasal yon. Ella, I love you. Gusto kong madinig sa'yo na mahal mo rin ako." Kumunot ang noo ni Ella, sabay tawa ng payak. "Ryan, alam mo kung ano ang isasagot ko. But I want to hear it now, Ella. Gusto kong maniwala na wala pa rin pinagbago ang damdamin mo sa'kin mula nang mawala ka. Kailangang matiyak ko yun, Ella. I love you, Ryan. Thanks." Malalim na buntong hininga. "Sa ngayon, pwede ko nang hingin ang kamay mo sa mami mo para magpakasal na tayo." "Ha?" Laking gulat talaga ni Ella. Nahugot niya bigla ang mga kamay niya sa kamay ng lalaki. "Why? Nakakagulat ba? Akala ko, inaasahan yon." "But of course. But..." Nakasapo ang isang palad sa dibdib. Hindi may paliwanag ni Ella ang kanyang hesitation. "But what? May problema ba, Ella? May nagbago ba? May iba na ba?" "No, wala, Ryan. Alam ko naman eh." Confident ang ngiti ni Ryan. "So, tinatanggap mo ba o hindi? Ang alin? Yung alok ko. Will you marry me, Ella?" Daig pa ni Ella ang natinig sa lalamunan. Kung noon, nakatulala siya sa kahabaan ng daan. Kung noon niya siguro natanggap ang ganong tanong kay Ryan, napakadali sanang sagutin ng oo. Pero nag-aaway pa rin ang dalamhati at takot sa puso niya. "So, what's your answer, babe? Is it yes or no?" Wala nang pagpipilian pa si Ella, kundi sumagot sa binata. "Eh bakit ka sumagot, ate?" "Sus naman." "Thea, natarap na niya ako. Alangan namang sumagot ako ng hindi. Nakakalito. Kapag nasa ganun ka ng sitwasyon, baka akala mo. Eh napakaswerte naman niyang Ryan na yan. Para siyang tumama sa loto ng di oras. Porque accomplished ka na ngayon. At
maraming humahanga sa iyo, kaya nagmamadali siyang matali ka sa pangalan niya. Naku ate, kung ako sa iyo, kahit kasal na kayo, huwag mong gamitin ang apelyido niya. Pwede ba yon? Ikaw ba? Masaya ka na? Akala ko ba, grieving ka sa pagkawala ni Daniel, the NPA commander? Iniyak ko ng lahat ng iyon, Thea, lahat ng mga panghihinayang ko. Oo nga, pati nga ako, napaluha sa'yo. Biruin mo, it was like a love story made in heaven. Na-imagine ko na si Mr. Commander, Superman ang dating. Parang isang prince na laging handang sagipin ang damsel in distress. A knight in shining armor, ready to rescue the lady from the hands of the evil gods. In the end, he'll take me in his own enchanted castle. Ay ate, ang buhay niya, muntik ng isugal para sa'yo. Wow, I mean, wow talaga. Sa dinami-dami ng mga naging boyfriends ko, ni isa sa kanila, walang pakialam kung masasagasaan ba ako sa kalsada kapag may rally kami o hindi. Thea, tumigil ka na nga. Binubuhay mo lang sa isip ko lahat eh. Reminiscing ate, walang masama doon. Di bale, maginhawa naman sa puso. Na-imagine ko tuloy noong magkita tayo sa ospital. Natutunaw talaga ako habang ikinikwento mo yon. Ate, I mean, wow. Totoo bang tao si Commander Daniel? Napaka-idealistic, matapang. I can imagine he's got a lot of passion in his heart. Sana ako na lang ang nakilala niya. Thea, wala na siya. Patay na siya. Yun na nga ate. Ano ba talaga? Nakakainis naman. Let your heart moan in sorrow. Masakit mang tanggapin. Masarap din namang pagmuni-munihin ang ill-fated love affair ninyo ni Mr. Commander. Tapos, papatulan mo kaagad ang marriage proposal ng Ryan na yan. Sino siya? Hindi sumagot si Ella. Ate, biglang nabalisa si Thea. Paano nakita niya kaagad ang luha sa pisngi ng kapatid? Nag-guilty siya. Ate, I'm sorry. Gusto kitang tulungan. Kaya ganito ang reaction ko. Alam ko, Thea, naiintindihan kita. Tama ka. Pareho nga tayo ng pakiramdam eh. Thea, pagod na ang puso ko sa mga sunod-sunod na sama ng loob. Hindi na rin ako naniniwala sa mga pangako. Dahil ang pangako ay sinasabi para biguin. Wala na si Daniel. Gusto ko na siyang kalimutan. Isang bahagi lamang siya ng buhay ko na minsang dumating at bigla ring umalis. Si Ryan ay marami rin ipinangako at wala na rin akong inaasahan. Basta't nararamdaman ko, maski papaano, may tibok pa rin ang puso ko para kay Ryan. Kailangan ko na masasandalan, Thea. Ayokong tuloy ang magsara ang puso ko sa pag-ibig. Hindi ako mabubuhay ng ganoon. Niyakap ni Thea ang kapatid. Hinaplos pa ang balikat pagkatapos. Sige ate, kung saan ka magiging masaya, sige. Huwag mo na lang i-consider ang pagtutol ko. Ang importante lang naman talaga sa isang tao ay kung saan siya masaya. Sige, sundin mo ang nararamdaman mo. Ngumiti si Ella sa nakababatang kapatid. Nireview muli ni Ella ang mga pinagdaanan niya sa kanyang buhay. Tanging ang panahon ng matuto siyang umibig ang masasabi niyang makahulugan. Nasaktan siya kay Ryan at nabigo. Nanganib naman ang buhay niya sa kamay ni Daniel. Pero nalaman niyang dito niya rin nakilala ang masidhi at makabuluhang pag-ibig. Parehong puso ang kanyang naging puhunan sa dalawang nilalang ang kahapon na maaari pang magkaroon ng kinabukasan at ang bukas na kailan may di na magbabalik pa. Dito na po nagtatapos ang 7th kabanata ng ating kwento. Tama kaya ang naging pasya ni Ella na tanggapin ang iniaalok na kasal ni Ryan? Iyan po ang ating aalamin
sa kasunod pang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone.